ang ating tagapagsalita po ng Pangulo. Attorney, good morning po, attorney. Magandang umaga, Manong Ted, friends, at saka let me in. Yan yung mga tugtugi ng aking kabataan. Friends, 80s music. Mike Francis, ha? Tsaka, Mike Francis tsaka Amy Stewart, tayo. Ha? Oh, tapos magdi-disco-disco tayo, napakul-cool. Talaga naman, ha? Ayaw mong tanggapin na Commodores ka din, ha? Anyway, attorney... Nauna naman yung Commodores, kaya nga Kuya Ted ang tawag ko sa'yo, eh. Okay, attorney, welcome po sa ating program sa Radyo 5. Sir, kasama ko po si Chacha. Ay, congratulations sa inyong dalawa, ha? Talaga naman, ha? Talagang bagay na bagay kayo ngayon sa Channel 5. So. Opo, opo. Salamat po na marami. Okay, attorney, unahin ko lang po ito, no? Kahapon, nakapanayam ko po si Yusek Verhere ng DOH. Sabi niya, may draft executive order na daw po sila na isinumite sa tanggapan ng Pangulo para nga magkaroon ng price cap. Ito nga ang cost ng mga RT-PCR test na ito. Na if you observe, iba-iba ang presyo at mukha ho yatang ang iba, eh, tila nagsasamantala. Kumusta ho ang iyo na ito? Well, tapos na po ang staff work dyan ng Executive Secretary's Office. Yan po ay nag-aantay na ng pirma ng ating presidente. At maya-maya lang po, ako po yung mga ngalampag para masiguradong mailabas na yung EO na yan. Tama po kayo, Manong Ted. No? Alam niyo po, may mga laboratories ng singil as low as 1.5 hanggang 2,000 lamang. Sa Manila po, meron po tayong apat na lugar na 1.5 to 2,000, yung Philippine Children's Medical Hospital, NKTI, Lung Center, at Perpetual Health, dyan po sila sa Piñas. At meron pa po tayong mga iba pang laboratorio na ganyan pong kababa ang singil kasi nga po donated ng machines, donated po ang kanilang mga testing kits. So wala pong dahilan para maging napakamahal naman po ng PCR testing natin dahil kung nagawa po na ibenta ng mura ng Project ARC, eh bakit hindi naman magagawa yan ng lahat ng mga laboratory sa Pilipinas? Okay. Sir, inyo na ho bang napasadahan yung EO na ito? Meron bang eksakto doong amount na binibigay ang tanggapan ng Pangulo o ipauubaya pa rin sa DOH? Well, meron pong amount kasi price ceiling. No? So hindi ka pwede, dapat pa tumaas dun sa ganun. No? Mm-hmm. Pero antayin na lang po natin yan dahil natapos na po ang staff work dyan. Okay. And that's going to be released today kaya, sir? Hindi ko lang po alam kung kailan, pero in the near future po, hindi na po magtatagal. Okay, sige po. So, Sec, ito lang po, no? Si Senator Ping Lacson, may reaksyon doon po sa pahayag ng presidente na si Secretary Mark at saka si Secretary Duque, tama ho ba? Malinis, no? Walang issue ng corruption dyan. Sabi po ni Senator Ping, meron din naman siyang hugot na sana wala daw ganun. Para ba kasing lumalabas kung ako mag-iimbestiga, sabi ng Pangulo, malinis siya. So, exempted sila. Well, ang sinabi naman po ni Presidente kay Secretary Duque ay wala naman siya nakikita ebidensya pa sa ngayon. Pero ganyan din naman po ang sinabi niyan kung kay dating Pangulo ng PhilHealth, no, na sa isang punto, wala pa lumalabas sa ebidensya, pero nang lumabas sa ebidensya, wala naman siya mananuwa. So tingin ko po bilang isang presidente ang isang abogado ang presidente naman po natin tinitingnan ang ebidensya, no? Yun lang po kanyang tinitingnan. Pagdating naman po kay Secretary Villar, iba po kasing klase naman ang yaman ni Secretary Villar, no? You are number one richest family in the Philippines, no? So parang meron ka namang kumpiyansa na hindi na yan makikialam, no? Hindi na papansinin ng kabanang taong bayan. Opo. So yun lang po yun. Meron pong distinction, naghahanap lang po ng ebidensya. Well, Sec, bago si Chacha, no? With all due respect, Sec, and with all due respect sa pamilya Villar, sa ating kasing bansa naman, Sec, di ba meron nang sukdulan na anyama, magnanakaw pa rin, eh. Pero siguro bias lang ako talaga dahil kasimbahan ko ito si Senadora Cynthia Villar, no? Kasimbahan ko po yan sa UCCP, no? At sa tingin ko naman po si Secretary Mark Villar din, had the right values when he was growing up. Okay. At moderno naman po ang pag-iisip ni Secretary Villar. Okay, nakalagot po siya sa estudyante ko, no? Nako, pag nagkaroon po ng katiwalian siya, lagot siya kay M na aking estudyante sa UP College of Law. Okay, yun po lang naman. Kasi po ito nga po reaksyon po ng ating mga takapakinig, di ho ba? No? Kasi sa ating po namang bansa din, di may tatanggi. Again, ha, hindi ho naman sa ating tinutukoy dito yung pamilya Villar. But again, yung nga po ang kanilang concern, marami na ho nga, di ba? Walang kabusugan, sir. Alam nyo na yon, no? Sa mga nagdaan na mga, alam nyo na, hindi ma ubos-ubos ang pagbibilan ng pera kaya sumakit na liig. Sige po, go ahead. Okay. Iwasan ko yung issue ng PhilHealth. Mm-mm. Wala ako dun sa issue sa DPWH. Kaya Sec Roque, ako mismo yung tanong ko para sa'yo talaga. Mm-mm. Sec, ang daming basher sa paligid, no? Ikaw po ba pag nakakarinig ka ng mga ganun, negatibong salita tungkol sa'yo, tweets, posts, how are you taking your bashers? Well, una-una po, hindi ko sila nakikita.
kasi hindi po sila pumapasok sa aking feed, no? Pangalawa po, eh matagal na ako naninindigan sa karapatan ng malayang pananalita at pag-iisip. So I have to walk the talk. Okay lang po yan. Pero sa tingin ko naman po, miski maraming bashers, eh konti naman na naniniwala sa kanila. Dahil kung hindi po, matagal na akong pinaalis sa gobyerno. Kung ako po yung naging liability. Kumbaga, doon ka sa, basa ako, tatrabaho lang ako. Opo, at kung talaga namang kinasusuklaman na ako, tingin ko naman ang presidente, dahil matagal ang politiko yan, eh, hindi na ako patatagalin sa aking pwesto. No? I must be doing something good naman po, dahil 91% naman po ang performance at trust rating ng ating presidente, 84% yung approval rating natin sa response ng COVID, at 71% na nagbibigay daw tayo ng tamang impormasyon tungkol sa COVID. So, I must be doing something good naman. Okay, sige po. So, Sec, meron na ho bang reaksyon dito ang palasyo doon po sa pahayag ng Petron Management na dahil sa ika nila, hindi level ang playing field. So, sabihin po ng pagbubuwis at ilang pang mga local taxes po ng mga ng refinery ng Petron, the only refinery in the Philippines, baka sila magsarado and that will, you know, cost so much jobs, sir. Well, alam mo, Kuya Ted, ako po'y Taal na taga Limay, no? So bayan po talaga namin na nakasalalay dyan, no? Dating mayroon po yung aking pinsan dyan at yung aking mga mag-anak ay nakapulitika din dyan sa Limay. Alam ko po talaga malaking dagok yan dun sa aming bayan ng Limay kung magsasarado po yung refinery na yan. So titignan po natin kung anong po pwede natin gawin dahil kami po ay talagang tagarian na lugar na yan, eh susubukan natin magtulay, no? Sa panig po ng San Miguel at ng gobyerno dahil hindi naman po pwede na aking mga kapitbahay sa Limay, eh gigising na lang na wala na silang mga trabaho. Tama. Opo, so that sa panahon pa ng pandemya, no? Opo, so that is a personal point of view and, you know, opo, action. Opo. Opo, opo. Lahat po yung kapitbahay namin at hindi ko po matatanggap naman na isang araw eh wala na sila lahat trabaho. Opo, opo. Sige po. Sir, nasa Davao po ngayon ng presidente. Ano po? Opo, nasa Davao po ang ating presidente ngayon. Kailan ang balik niya? Ay, isang linggo lang po siya doon. No? So, ang nagiging pattern niya ay 3 weeks sa Maynila, 1 week po sa Davao. Okay, sige po. So, Sec, salamat po sa inyong panahon and keep on listening sa Radyo 5.